Good day mga idol. Nandito kami ngayon sa Tagaytay para mag early dinner dito sa Jaytee's Home of the Best Bulalo and Kare-Kare with Bukupay. Punong-puno ang parking area nito, kabilaan, labas-masok ang mga sasakyan, may mga waiting pa. Sa gilid naman nito may mga nagtitinda ng mga souvenirs. At sa entrance, ayan, punong-puno na ng mga tao. Puno na ang waiting area at kailangan mong pumunta sa receptionist para magpalista at kumuha ng number bago ka makapasok sa loob. May tindahin sila ditong Bukupay at iba't ibang klase ng mga kakanin. Pwede ang inyong pet basta naka-diaper. Patuloy yung pagdami ng mga tao, nag-aantay at mukhang nalipasan na ng gutom ng iba. Parang hindi pa ready ang JT sa ganitong senaryo at hindi prepared ang kanilang mga staff. Considering na it's Sunday and family day at dapat alam nilang pwedeng mapuno ang resto. At habang nag-aantay kami sa gilid, napansin ko parang medyo dugyot ang storage ng mga karne dito, ha? Idol, bakit naman ganyan? Yan, after mawala ng ilang minuto yung receptionist, nag-umpisa na siyang magtawag ng mga pangalan. Ano pangalan niyo po, ma'am? Ma'am AJ? AJ po, sir. Hindi na ako pa tinatawag po yan. Nasa harapan ka lang pala. Nako, may positive ata sa Omicron dito. Si ate lumapit, may binubulong. Naunahan pa yata kami. Dito. Ay, salamat na tawag din. Nakatakot lang maglakad sa sahig. Baka ma-checkmate. May dagdag kulang kaya siguro hindi sila nakakapagpapasok kanina ng guest eh dahil kulang pa yung supplies nila. Kasi na-witness namin yung delivery ng mga frozen meats. Ayun, nung may akyat na, tsaka pa lang sila nagpapasok. May sinabi sa aming table number. Ang problema, wala namang table number yung table. May mga customers na rin nag-aantay matik yung order nila. Yung iba, nag-aantay na lang ng in-order nila. Aminin ko, malamig ang Tagaytay, pero papawisan ka sa nangyayari. Hindi mailigpit yung mga pinagkainan sa kabilang lamesa. Tapos may paka-fall pa si ate. A few minutes later, dumating na yung juice at ang water.
Shoutout ko lang si Ruby na iniiwasan kami sa pag-take out at pag-take ng order. Kainan na! Gusto ko lang sabihin na yung Bulalo, pangkaraniwan lang yung lasa. Katulad din ng lasa ng ibang Bulaluan sa Tagaytay or sa Tanay. Pero parang mas masarap yung sa Leslie's. Tapos sinerve nila yung ensaladang talong, walang bagoong. Tapos kailangan mo pang humingi ng tubig. Hindi katulad sa ibang resto na automatic na yung tubig darating. Tapos yung crispy tawilis. Hindi siya ganun kaluto, malambot siya, hindi siya crispy. At parang hilaw pa yung loob eh, parang minadali. Buti naman na nalisabaw ng Bulalo. Hindi ka kaagad mga kapasok. Magpapalista ka muna sa receptionist. Bibigyan ka number, tapos tatawagin ka. Nag-aantay ka ng matagal. Kanina nag-aantay kami matagal. Tapos nung finally tinawag na, umakyat na kami dito. Meron nang naka-assign na table. Kaya lang pahirapan naman sa pag-order. Parang tinatakbuhan ka ng mga waiters at waitresses. Kaya kanina hinarang ko pa isang waitress para makapag-place kami ng order. Ayun, buti na lang may free brewed coffee habang nag-aantay. Medyo pakapika-pika. Pero yung kanina kasabay namin,
parang yung order niya, pancit canton, ibang pancit yung dumating, kaya pinapalitan niya. Tapos ayun, after more than 30 minutes, siguro mga 45 minutes, dumating na yung order namin. Ang in-order namin, siladang talong, fried chicken, bulalo, tapos itong lemon cucumber juice, tapos yung crispy tawilis. Medyo hindi ako nag-enjoy dun sa crispy tawilis. Hindi siya crispy. Medyo malambot pa yung loob niya. Ang masasabi ko lang dun sa bulalo, meron silang tawag dun, yung charcoal sa ilalim. Minimaintain nila yung init nung sabaw, nung bulalo. Hindi ka tulad sa ibang resto dito sa Tagaytay. Pag sinerve na nila, yun na. Hanggang sa lumamig na. Iba, may pwede ka magpa-refill ng soup. Ito, pwede ka magpa-refill ng soup, pero talagang mainit siya. Ano naman yung sabaw? Same taste ng ibang bulalo and beef patay. Ang hospital yun. Sausong yung kasi. Bulalit lang. Hindi na gano'ng kapit. Kapit yung tiladang talong namin. Sinerve. Walang bagong. Pumigil pa ako ng buwan. Kaman masarap din yung bulalo. May heater siya. Hindi mo natin yung bulalit. Sa humito. Kahit susog ka na. Nakapaking humito ng sabaw ng buwan. Dito na tagay na. So, insiladang talong, 260. Bulalo, 990. Yung tawilis, 420. Fried chicken, 290. Rice, 50. Tatlo, 150. Tapos, cucumber, 180. Bottled water, 60. 2,350. Tapos, may service charge na 10%, 235. 2,585. Laki ng service charge, 10%, wala namang banda. Mario Set. Real talk lang tayo mga idol. Masabi lang na nakasupport sa idolo, mga ipost sa social media kahit hindi maganda servisyo. Eh, yan tayo. Buti na lang may libreng good coffee.